Maraming salamat sa anong riders niyo, sir? ST Rider M4. Sa M4 kayo, sir, no? Oh, ayan sir, anong masabi mo, sir, sa ginawa natin? Ayos naman, quality. Ayan, so ito yung hazard natin, no? Ayan. Yun yung hazard natin na switch. So, pakipindot, sir. Ayan, so, nag-hazard yan. Ayan, so, sa unahan tayo. Ayan. Good morning, mga idol. Magandang umaga. Sa video na ito, ituro natin kung paano maglagay ng hazard sa Vega Force gamit itong halo switch na ito. So ito na guys, no? So pagkakabit ng hazard gamit itong halo switch na to, so kailangan natin ng dalawang diode. Ayan, so ito 3 amperes at pwede rin 6 amperes. Yan, basta diode, yung blocking diode. Yan guys, tingnan nyo mabuti. Yan, so ang gagawin natin dito, tulad ng dati kong mga video, no? So ito, panibagong discard ito, na pag hindi natin pinipindot yung halo switch, so ganyan siya, nakapatay. Pero pag pinipindot natin tong halo switch, yung ilaw niyan ay sasabay din sa signal. So katulad nung nasa taas, yung pinapakita ko ngayon. Yan, so yan ang basihan, no? Yan, so ito, nasa likod nito ay mayroon siyang common. Yung sa gitna ay NO, which is normally open. At sa taas is yung normally closed. Yung dalawang katabi ito, tsaka ito, ay ilaw lang ng halo switch yan. So, ang gagawin natin dyan, yung red wire nyan, yung positive ng halo switch, isasabay natin dito sa normally open. Saka natin ilalagay yung dalawang diode, itong kulay itim na to, sa dito sa normally open, sa gitna ng halo switch dito. Sa gitna. So dito natin ilalagay itong dalawang diode na to. Iko-cross lang natin siya ganyan. Yan, cross ba tawag diyan, pero ganyan. Yung walang lining, yan ang nakatutok dun sa normally open na ganyan. So wala akong taga video guys, mamaya ipapavideo ko sa inyo sa may-ari yung pag-wiring natin ito at kung paano natin kakabit yung ganitong hazard. Okay. Ito na guys, no? Makikita nyo, ito yung positive ng halo switch, yung kulay pula, at ito yung sa gitna. Yan yung normally open ng ating halo switch dito. Ayan, so dito ito yan. So pag pinasok natin to ganyan, so ito yung labas niya, no? Ito yung normally open, ito yung positive ng halo switch. So itong taas, itong normally close, hindi na natin gagamitin to. So ika-cut off na natin to, o tatanggalin na natin dito sa socket niya. So ayan, tanggalin na natin. Ayan, so ang gagamitin lang natin dyan is yung common at saka normally open. Ayan, tapos para yung ilaw niya ay sumabay sa signal light, ang gagawin natin yung red wire niya or yung positive ng halo switch, isasama natin sa normally open. Okay, so ito na yung guys, yung diode natin, yung pinagsama natin, yung may lining na walang lining, yung lining na black. Yan, makikita nyo, ganyan. Ayan, so dito natin ilagay, pinagsama natin yung normally open at saka yung red wire. Ayan, so yung matitira sa atin is yung negative. So pwede natin ito ilagay sa body ground or sa pinaka negative ng ating motor. At ito yung main supply, ito yung common. Common ng halo switch. Yan, dito galing yan, no? Ito yung common. So ikakabit natin to sa main supply ng flasher. Ayan, so tatakbo ito yung main flasher. Lilipat dito sa normally open, tatakbo dito sa diode. At ito naman ilalagay natin sa left and right signal light. Itong dalawang strip na white. So ganyan lang guys, kadali, at hihinagin ko lang to para maganda yung kanyang supply, no, intact. Okay, so hinahin ko lang muna. Mga idol, no, nahinang na natin. Ayan. So hindi natin kailangan mahabang wire dito sa dulo kasi yung lahat na hahanapin natin ay nandito na sa isang switch. So dito lang tayo magta-tap. So huwag kayong matakot mag-tap, basta hinangin nyo rin para intact yung kapit niya. So ganito lang, kasimple.
Yan yung walang diode dito sa normally open at yung positive ng halo switch. So itong dalawang dulo, ito na yung kakabit natin sa left and right na signal light. Yung wire nya, yung pinapositive wire ng signal light. Ito yung light dark brown at yung dark green. So sa Yamaha, pare-parehas yan. Sa ibang motor, nagkakaiba lang yan sa mga brand ng motor. Bawa Yamaha, Honda. Ayan. Pero sa Yamaha, pare-parehas yung coding yan. Ayan. So yun, nilagyan ko na ng tanda o brown wire din at saka yung orange wire. So yung orange wire, lalagay natin sa dark green at yung brown wire ay dark brown, ilagay din natin sa dark brown para hindi tayo malito. Ayan. So yung halo switch, dito natin nilagay. Ayan. So dito na natin nilagay para hindi na tayo lumayo. Tapos dito natin ilalagay. So kaya hindi na natin kailangan mag-wiring ng napakahaba. So hindi na natin kailangan ng sampayan, no, para hindi madumiting na, no. Malinis pa rin yung ating wiring. So okay, so i-wiring na natin 'to. Okay. Ayun, so ito na guys, no, nabaklas na natin yung harapan ng motor niya. So makikita natin tong socket na 'to. Ayun. So dito natin makikita yung itong socket na to, nandito yung sa busina, sa high and low switch, at nandito rin yung sa ating signal light sa kaliwa at sa kanan. So ito guys yung wiring nya. So sa Yamaha, pare-parehas lang naman yan, yung dark brown tapos dark green at yung brown na may lining na white. Ito yung main supply ng ating flasher. So dyan tayo magtatap para hindi na tayo lumayo o saan pa tayo pumunta ng switch. So dito tayo magtatap. Okay, so gagawin ko lang muna guys, papakita ko sa inyo mamaya kung saan nakatap yan at kung paano yung pinaka wiring nya. So let's go. Okay, so ito na yung ano, binalatan na natin. Ito yung main supply, yung brown na may lining na white. So ito yung main supply ng ating flasher relay. So ito yung dahilan ba't nagpa-flash yung ating flasher, yung ating signal light. So dito natin yan ilalagay sa common. So itong yung kulay ng wire ng ating halo switch, so i-disregard nyo yan kasi minsan nag-iba-iba ang kulay nyan. So itong kulay blue na to, ito yung ground ng halo switch natin. So ito yung main supply, ito yung common na sinasabi ko sa inyo kanina. So dito natin to itatap sa brown na may lining na white. So dito sa main supply, yung common na sir, doon natin ikakanik sa brown na may lining na white. Ayan, so common to, Ayan, so kunik lang natin, mamaya ihinang din natin yan. Okay, so sunod natin yung ground. Yung ground is sa mga Yamaha, yung ground ng Yamaha ay kulay black, solid black. Ayan, sa Honda hindi solid black, doon ay accessories wire. Ayan, so dito brown wire. So dito black wire. Yan ang ground ng motor. So yung ground ng ilaw ng ating halo switch, doon natin ilalagay sa solid black. Yun, napakadali lang ito, napakadaling sundan. Napakaganda pa ng ating halo switch, no? At hindi siya basta-basta nasira, di kagaya ng mga ordinaryong switch lang. So tapos na tayo sa main supply, sa main flasher, tapos sa ground ng ating halo switch, no? So dito na tayo sa dalawa, sa diode natin nilagay dito sa may strip na white. So itong dalawang to, kahit magkabaliktaran yan, okay lang, basta may kabit natin dito sa left and right signal light, dito sa brown wire, dark brown at dark green. So dito natin ikukunik yan. Okay, so sunod. So mamaya na natin lagyan ng electrical tape yan para may pakita ko lang sa inyo yung wiring. So ayan lang guys, yan lang yung pinaka wiring nya. So tapos na yung ating pagkukunik ng hazard. So pwede na natin to ilagay dito sa ating halo switch at pwede na natin testingin. So a few moments later. Guys, no, natapos na natin. So kinabit na natin dito.
Ayan, so dito natin kinabit. Halos lahat ng wire na hinahanap natin is nandito na. So wala na tayong kailangan ipagapang dyan para maging pansit kanton yan. So ayan, nakalagay na dyan sa ano. So for testing na tayo. So hindi pa nakakabit yung harapan. So doon tayo magtitesting sa likod. Doon natin titignan kung gumagana siya. So okay. Ayan, so ayan. So i-switch lang natin. Ignition switch lang natin. Okay. Tapos ito yung pinaka hazard niya, no. So pag pinindot natin 'yan, magkakaroon ng ilaw 'yan. Wow. Ayan, so makikita natin, guys, no. Ayan. Hazard na siya. So dito sa likod. Ayan, wow! So meron siyang hazard. Ayan, gumagana yung hazard niya. So ganun lang kadali magkabit ng hazard na gamit yung ating hollow switch. So ito yung hazard niya. So pinatay natin 'yan. Pag pinatay natin yan, mawawala yung ilaw. So parang normal lang siya. So parang wala siyang gamit, no? So wala siyang kinukonsume na power, no? So kita mo, pag nagpindot tayo, yan, magkakaroon siya ng hazard. So yan, ganyan lang kadali magkabit ng hazard gamit yung hollow switch. So bagong ano yan, style. So pero siguro sa iba, sa mga gagaling dyan, alam na yan. So sa mga hindi lang nakakaalam, kung gusto mo matuto, gayahin mo lang to. Napakadali lang. Ayan, so maraming salamat, sana may nakatulong yung ating munting video na ito.